Amen? Let's all together pray our favorite prayer here at the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Our message series is titled, Dear Prodigals. Pakisabi nga, Dear Prodigals. Sino na naka-attend ng talk number one last week, tapos bumalik today? Meron ba? Wow, very good. Sa mga hindi naka-attend last week, huwag kayo mag-alala. Panoorin niyo po yan sa YouTube, sa Facebook natin nandyan. But we are already in talk number two. And talk number two is about remembering. Pakisabi nga po, remember. Anong gustong sabihin ng Diyos sa atin sa gabing ito? Number one, remember my sacrifice for you. Number two, remember my favor over your life. May favor po sa buhay ninyo. And remember how much I love you. Isa-isahin natin yan, ha? Na ano? Number one, may sacrifice, may nagsakripisyo para sa'yo. Ibig sabihin, worth ka. The Lord is establishing your worth. Tapos, remember ano pa? May favor upon your life. So, minsan feeling mo, Lord, parang August 15 ngayon, but parang kulang pa rin. Di ba, Lord, di kasya talaga, hindi abot sa 30, Lord. The Lord's favor is upon you. And number three, kung feeling mo wala nagmamahal sa'yo, feeling mo na dami kong kasalanan, Lord. May mga ganun ba kayong kakilala? Huwag mo na tignan. I mean, kung may kakilala naman kayo, ikaw yun. Just in case, di ba, parang, Lord, parang hindi ako worthy mahalin because of the sins I've committed. Remember how much I love you. Remember. Everybody say, remember. Remember. Tinignan ko sa Google, ilang beses pa sinabi ang remember? Remember is used 352 times in the scriptures. When its variants are counted, that number jumps to more than 550. Kaya po nagbabasa tayo ng Biblia, parati lang niya sinasabi, alalahanin mo, alalahanin mo, alalahanin mo. Di ba wala ka rin naman noon, pero meron ka naman ngayon. So ngayon wala ka, alalahanin mo, magkakaroon ka pa rin. Magkakaroon ka, talagang Lord, wala akong blessing dito, meron yan. Kailangan mo lang maalala. Ang problema, maraming mabilis makalimot. I'll read you a passage. Ito yung pinaka-remembrance talaga. This was during the resurrection, sabi niya. He is not here. They were looking for Jesus. He is not here. He has risen from the dead. Remember how He told you. Sinasabi ng Diyos, nandiyan siya, mamamatay siya, pero iaangat pa rin siya pagkatapos siya mamatay. Remember how He told you while He was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered over the hands of the sinners and be crucified on the third day. He will be raised again. Then they remembered His words. May nagsasabi sa akin sa feast, may mga nagme-message sa akin before pa. Hang sabi nila, Brother John, I'm not attending the feast anymore kasi paulit-ulit lang ang messages ninyo. Paulit-ulit. Alam mo, sinasabi ko sa kanya, alam mo, kahit saan ka pumunta, parehas ang sasabihin, uulit-ulitin namin sa'yo na mahal ka ng Diyos. Yan ang punot dulo, mahal ka ng Diyos. Alam mo ba yun, na mahal ka ng Diyos? Hindi pa pala. Mahal ka ng Diyos. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Para maalala mo. Amen?
pakitignan ng katabi. Ready ba ang mga brains nila maalala ang mga bagay-bagay na mga blessing nila na receive nila? Pero mas importante, bukas ba ang puso nila para maalala, naku, na-blessed ka. Allow the Lord to speak to you today. There's no greater love than yours, Lord. Father in heaven, I lift up to you every person here in this room and online or in replay. I know that it is a very special moment with you because we will remember how you love us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you. Please be seated. Pakisabi sa mga katabi, remember. Isa sa favorite lines ko ng Lion King is si Mufasa. Habang sinasabi niya kay Simba, remember who you are. Wala lang, parang, sino dito umiyak sa Lion King? Meron ba umiyak sa Lion King? Grabe, no? Napaka-traumatic nung nangyari. Namatay yung tatay niya, stampede. Trauma kaya ako doon pag nakakarinig ako ng stampede. Parang ano ba yan? Anyway, for today, thank you so much for those listening online. Again, I invite you to share this message, like our page, subscribe. And of course, today is August 15. Sana naman yan naging ka ni Lord na magbigay lalo sa Kanya sa araw na ito. And of course, if you give, pasensya na po sa isang step pa to send us a copy of that deposit slip or the cash deposit or that fund transfer to either the Facebook Messenger or send us an email at fsalcedo@gmail.com. Alright, inhale, exhale. Nakahinga pa? Ibig sabihin, kaya pang lumaban. Amen? Okay. Question. Sino dito makakalimutin? Taas nga na kamay. Sino dito makakalimutin? Ano madalas nakakalimutan? Sige, gusto ko na mag-survey. Madalas nakakalimutan? Cellphone! Sino dito nakakalimut ng cellphone? Taas po ng kamay. Ako lang ba? Ako lang ba? Dalawa lang kami. Meron, meron. At kapag nakalimutan yung cellphone, ano usually ginagawa mo? Tatawagan mo. Nakalimutan mo nga yung cellphone mo. Makikitawag ka pa, kuya, pwede bang makitawag sa'yo? Or minsan, yung iba, umuwi ulit. Grabe, grabe yung cellphone na yan. Ano pa? Ano bang nakakalimutan? Ano? Patayin yung ilaw. Grabe, patayin yung aircon. Wow! Ako never ko kakalimutan yan. Napakamahal yan pag nakalimutan ko, ano? Imagine mo, nakaalis sa sina, lalabas siya, di ba? Pagbalik niya, parang lamig ng bahay. Oo. At the end of the month, good luck, di ba? Ano pa? Ah, susi. Susi ng bahay. Good luck. Paano ka papasok ulit? Ano pa? Susi ng, ano pa? Ano pang mga nakakalimutan niya? Anniversary. Grabe naman to si ate. Sabi niya, anniversary. Wow! Agad-agad. Mamaya pa sana yun eh. Pero agad, ano pa, mga bagay muna? Wallet! Grabe! Palibasa, may mga GCash na ngayon, no? May mga, may bayad na daw ang BPI tsaka Union Bank. Talaga naman, pag nag-GCash transfer ka, ang gandong ba naman, pinatulan, talaga naman to. Di ba? Kasi nga, may mga gadgets na tayo eh. So, minsan, at madalas, maraming nakakalimutan. At ito pa, at ang pinakamahirap talaga, is kapag alam mo yun, yung symptoms ka na talaga na nakakalimot. Parang nakapunta na ba, nangyari na ba sa inyo yun, yung akit kayo sa kwarto mo? Ano nga bang gagawin ko dito? Ako lang ba yun? Parang, ano nga bang gagawin ko dito? Sumababa na ako ulit. Ay, yun pala, sa akit ka ulit. But of course, meron pang ibang level yan. Talagang may makilala tayong may mga demensya, yung talagang diagnosed na. May makilala po ako, naku, mga kamag-anak ko dati, talagang nagsimba lang, hindi na makauwi. Dahil hindi na nila alam kung saan pupunta, nakalimutan nila pati pangalan nila. Pakisabi nga, demensya. According to Google ulit, demensya is a general term for the impaired ability to remember, think, or make decisions that intervene with doing everyday activities. Grabe yan. But there is more than, you know, there's a worst
kind of dementia. And we will go now to your heart and to our spirits. It's called spiritual dementia. Dementia of the soul. Ano ibig sabihin ng dementia of the soul? It's when you forget who you are, why you live, and where you belong. Pakibasa nga ulit to. It's when you forget who you are, why you live, and where you belong. If you have a soul dementia, you won't be able to find your way back to your spiritual home. So again, I'm just laying a foundation. Gusto ko lang i-lay ang foundation muna sa inyo, then we'll go to the stories and hopefully we'll apply some things in your life. Pakisabi nga po, remember. Well, let's go now to Deuteronomy 1. It says there, binasa natin to last week, normally, it takes only 11 days to travel from Mount Sinai to Kadesh Barnea, going by Mount Seir. So, ang nangyari? So 11 days lang ulit from Egypt to Mount Sinai to the Promised Land. But 40 years after Israel left Egypt on the first day of the 11th month, ibig sabihin lang po nito, talaga may sarili silang plano, may sarili silang timeline. Have you, alaga naalala niyo ba yung lesson natin last week about the timeline? You're not following the timeline. You're creating your own timeline. You're creating all of this stuff. And because of that, 11 days lang sana, pero they took 40 years. Ang tagal! Instead of 11 days, 40 years, ang tagal po nun. May kilala kayong 40 years old na. Huwag mo nang tingnan ulit. Kung may kilala lang naman kayo, imaginein mo, baby lang siya nung simula siya mag-travel. 40 years old na siya, nagda-travel pa rin siya. Ganong kalala. Pero dapat 11 days lang, dapat baby pa lang siya, nasa promised land na siya. Pero hindi, ang tigas ng ulo ng mga ancestors niya. And then, that's why Moses was here. Chapter 1 to 3, if you read the Bible, if you read Deuteronomy, chapter 1, marami yan. Chapter 2, marami yan. Chapter 3, marami yan. Anong ginawa ni Moses? He gives a history class. So, bago sila pumasok sa Promised Land, nag-history lesson muna sila. Oh, ito ha, ito yung nangyari sa Egypt. Kasi, 40 years after na to, 40 years, yung mga ninuno nila, yung mga lumabas sa Egypt, patay na. So mga bagong bata itong mga to. Tapos pinag-usapan nila ano nangyari sa Mount Sinai. Pinag-usapan nila, nag-send sila ng spies. Lahat po, hindi ko na po isa-isahin. Basta maraming kwento doon for 3 chapters long. May mga kailangan ba kayong maalala? Kasi alam ko, marami sa atin, baka papasok sa bagong chapter of their life. Baka masayang yung lessons kung walang reflection. Ano sinabi ko? Baka masayang ang lessons kung walang reflection. Nagnilay ka ba? Ano? Hindi nga pala ako nagtiwala dun ah. Magtitiwala ba ako ngayon ulit? O nga ano? Saktan ako nun ah. Pero ito, parang parehas ng itong hayop na ito. So, di ba? Parang, Lord, ano ba? Eh, nangyari nito ito dati. Mas parang ganito lang ulit yun. So, dapat parang, Lord. Sabi ni George, sabi ni Ninong George Santayana, kung sino man siya, sabi niya, those who do not remember the past are condemned to repeat. And this is how Moses ended his speech. Sabi niya, but watch out, with exclamation point. Be careful never to forget what you yourself has seen. Nakita niya yan. Do not let these memories escape from your mind as long as you live. And be sure to pass them on to your children and grandchildren. Pakisabi nga sa mga katabi, never forget. Diba? Number two things that you should never forget. Number one is this. Remember God's painful lessons. Medyo, alam, mga matured na kayo. You're in your 20s and 30s already. Ewan ko si Mateo, 14. Nag-14 years old po siya last August 13.
Sana kakain kayo nung ano, nung bingo. Okay ba yung bingo, pa-bingo niya sa labas? Yung mga binili kong biskwit dyan. Yan po yung pakain niya, ha? So anyway, so remember the pain. Don't waste the pain of your failures. Nagkamali ka na nun eh. Masakit magkamali. Ang sakit sa pride mo, ang sakit sa puso mo, dami mong iniyak nun. Sana wag mo naman sayangin kung iiyak ka ulit ngayon. Eh, ganun lang din naman dati, di ba? Sa pakisabi nga, pain. Makikita nyo naman yan eh. May patterns. May patterns yung pain eh. Hindi naman yan biglang, uy, grabe, nagulat ako sa pain na yun. Hindi. May patterns yun leading to that pain. Ngayon, nandito ka na, alam mo na ulit, eto na naman tayo. Eto na naman tayo. Sige nga, ano ba yung mga lessons natin? Sige, can you try to recall? May one-liner ka ba dyan sa utak mo? Ano yung mga lessons of your past na dala-dala mo hanggang ngayon? Sige lang, di mo kailangan sumagot ng malakas. Pero ikaw sa isip mo, ano yung mga one-line? Kasi may kakilala po ako, nag-message lang din sa akin, Brother John, I'm so frustrated. Kasi naalala ko pa rin yung hurt ko, naalala ko pa rin. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, maalala mo talaga yan. Bakit? May brain ka. Diba? Ang brain, ano lang, pag nakalimutan mo na, may problema tayo. Ibig sabihin, naalala mo, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na nakamove on. Naalala mo lang, ibig sabihin, gumagana brain mo. Diba? So, yun lang naman ibig sabihin. So, huwag ka mo frustrate kung naalala mo yung pain. Pero may one-liner ka ba? Siyempre nga ng mic. Ay, isang mic. Sige, magtatanong lang ako ng mga one-liner nila. Siguraduhin yung wholesome yung mga one-liner ninyo, ha? Yung pwedeng pakinggan ng 14 years old na Mateo, ha? Bigyan na bilis. One-liner. Sorry, ha? Gusto ko yung ganito, yung dumadaan ako, tapos nag-ganon na lahat. One-liner lang naman. Sige na. O ate, anong masasabi mo sa, anong reflection mo? One-liner, pain in the past, hindi mo na talaga ulitin ulit. Wait. Dami, grabe. Dami. Anong muna pangalan niyo, te? V po. V? Wow, kita mo naman, ha? V. As in, V for victory. Ayos, okay. Anong one-liner mo? Huwag na ulit. Magnanakaw. Biro lang. Ha? Wag magpaloko. Wag kang magpapaloko. Very good. Pakisabi sa mga katabi, wag kang magpapaloko. Oh, ito mga orange team natin. Kamusta naman convention nyo kanina? Kung makikita nyo po, marami po mga ponkan dyan. Pakalat-kalat. Or kwek-kwek. Gusto nyo po ba? Mura lang po yung mga yan. Parang bilyar. Ah, parang bilibid. Opo, pwede rin po yan. Bilibid po naman. O, game. Ikaw na lang. Anong pangalan? Hanili po. Hanili? Hanili. Ani? Hani. Hani. Well, kung sino ka man. One line, bilis. Lesson. Kanina pa tayo, di ba? Tulog ka ba? Yung isa, sabi niya, sabi ni V, wag daw magpaloko. Ikaw? Sige lang. Magpaloko ka lang. sige. Miss, ano pong name nila? Nicole po. Nicole! Nicole, ikaw, anong one-liner mo? I am my own. I am my own. Wow, kita mo ha. Ayoko na sa'yo. Never. Thank you, Nicole. Boss, one-liner. Jello, bilis. Yung walang hugot, ha? Sige. Be genuine in building relationships, but set boundaries. Be genuine in building relationships, but set boundaries. Meron ba bang iba? Sige nga, volunteer na lang po. Meron pa? Ha? Si Nikki, ano? Sige. Sige, mamaya. Yes, ikaw. Nag-volunteer si Gail. Put God first. Put God first, not Joa first. Very good. Dinagdagan ko na yung Joa. Ina, ikaw. Huwag marupok. Huwag marupok. Pakisabi nga sa katabi, huwag marupok. Tanong na sa brothers natin. Ikaw, bro, ano sa'yo? Wala kang maisip. Very good. Dementia. Meron ka?
May maganda, ano? Be wise. Be wise! About what? Finances, tapos sa relationship din. Sa finances, sagot niya na Leon. At saka sa mga relationships. Sige nga, ano yung sila dito? Jed? Sila? Si Jed! Jed! Alika dito, Jed. Last na to. Jed, hawakan mo na yung microphone, tapos balik mo na doon. Ano, finale, go. Hurt people. Hurt people. May follow-up question ako, na-hurt ka? So, tapos, teka lang, bigay mo siya. Tapos, nung na-hurt ka, nang hurt ka rin, gano'n? Kita mo yung sagot. Hanggang doon na lang tayo pag-uusap, brother John. Okay, sa mga online niya, can you put one-liner? Sige nga, babasahin ko mamaya. Nagbabasa po ako ng mga inyong mga messages. Can you put a one-liner there na parang ano ba yung mga lessons mo? Gusto ko yung ganun, huwag ka marupo, huwag ka magtitiwala masyado. I am my own self. Build your relationship. You can build relationship but set boundaries. Ang gaganda. Learn from the past. May kilala kayong may utang dati? Kita nyo dati. Iba sa inyo ngayon. Kasi may friend ako, ito seryoso to. May friend ako, talagang tagal naming pinagpipray. Talagang nagpagawa kasi siyang bahay. Ganito pala ito nangyayari pag nagpapagawa ng bahay. May budget lang siya for that house. Ito lang. Pero nung binibuild na niya, parang magandang may ganito ha. Parang maganda at siguro may heater tayo ha. May heater naman ang mura pero sayang naman yung heater na may nagsasalita, di ba? Grabe, no heater na nagsasalita pa. Mainit na po. Ay, parang maganda tong tiles na to ha. Parang sa dami niyang gustong mangyari, ay grabe lumobo yung budget. All over 2 million ang dinagdag. So ibig sabihin noon yung na-set nilang budget over sila tapos yung kinikita nila hindi naman nagbago, napaon talaga sila. Ano nangyayari? Sabi ko, anong gagawin natin? Oh, pray tayo. Yun lang naman ang gagawin ko sa inyo. Oh, pray tayo, Lord, please provide for them. But during their prayer time, alam mo sabi ni Lord sa kanila, hindi more provision, discipline. Discipline. Ang lakas daw talaga ng salitang discipline. So anong ginawa nila? Discipline sa lahat ng area ng buhay. Discipline sa pera, discipline sa pagkain. Bakit? Kailangan na i-budget yung pagkain. Kasi hindi sila lumabas. Imagine mo, hindi nag-order ng McDo, ng Jollibee, ng fast food for 9 months. It took them only 9 months. Payad lahat ng utang. Grabe! Ngayon, pag dumadaan sila sa mall, di ba sa mall may mga, apply na kayo, no interest po yan, apply na kayo, ganyan-ganyan. Di ba, ang dami mga credit card nag-offer. Pag nakakita silang ganyan, nanginginig sila, okay lang ako, te, okay lang ako, okay lang, promise talaga. Hindi, sir, sige na, magkano po ba, ano yun? Tapos sila, siyempre, I know that some of you work for credit cards and I appreciate all of that you do. Sana makabenta, itong mga naka-orange at ponkan, bentahan nyo yun ng mga credit card itong mga to. Tapos, pero more than that, they were so disciplined. Sabi nila, gusto namin, brother John, kunin, sir, ang hurt, 9 months namin. Hirap na hirap kami dun eh. Hindi na kami uulit. Gets yun ba? Sa relationship, ganun din. Meron din ako isang fister dati. Hindi nang umatin ngayon kasi na-hurt ko yata eh. Eh, paano ba naman? Yung kasama kasi niya, yung may ka-live-in siya, tapos yung ka-live-in niya is married. So, sabi ko, anong plano ninyo? Sabi niya, fun lang. Ganun lang, ganun. Wala talagang plano eh. Wala namang plano mag-annul. Wala namang planong i-proseso. Wala talaga siyang plano anything. Gusto lang nila sila. Sabi ko, sure ka na yan na yung path na gusto mo? Wala. Hindi na nga umatin ng feast eh. Yun lang naman tanong, I will not tell you what to do with your life. Sorry, I will not tell you what to do. I will suggest.
But it's up to you. Minsan nga, suggestion pa lang, gagalit na eh. Why not you talk about it? Why not you talk about the elephant in the room? Ano ba talaga tayo? May pupuntahan ba to? Wala. Yun pa lang, naiinis sa akin. Ayun, sabi, bahala ka sa buhay mo. Right now, we have a course in moral theology. Yan po ang aking course ngayon. So, pag-pray nyo ako kasi sobrang hirap ng moral theology namin ngayon. Kasi daming minememorize sa Catechism of the Catholic Church. But anyway, we had a discussion last week. Ang ganda-ganda ng discussion namin. Sabi ni Father sa amin, what is the difference between freedom and choice? Grabe, no? Paisip talaga ako yan eh. What's the difference of freedom and choice? Sige nga, kahit kayo lang, sa isip nyo lang ninyo. May freedom ako to choose. So this is my choice. Ganun kami. What's the difference of freedom and choice? May iba ginugugal na. Grabe, ang galing. Sige lang. Choice, according to our studies, pag sinabi mo, I choose this, you orient yourself to your own will to do this or that. Choice ko ito. Ito yung choice ko. Wala akong pakialam sa opinion ng iba. Choice ko to. Diba? Magyoyosi ako habang buhay. Choice ko yan. Kakain ako ng hindi hindi healthy. Choice ko to. Choice mo yan. Mamahalin ko to miski hindi kami pwede. Choice ko yan. Wala kayong pakialam sa buhay ko. My choice, my body. Choice. But not every choice makes you free. Hello? Hindi lahat ng pinipili mo, malaya ka. Iba ang freedom. At ang gusto ng Diyos, free ka. Yes, you have choice. Pero minsan, anong freedom? It's the power of choice oriented to the good and beautiful. Ang ganda nito. You are free, yes. But that freedom has a limit. Mateo, your freedom has a limit. Diba? Ren, Jurel, lahat kayo. Jed, masalo ka na. Your freedom has a limit. Hindi pwedeng free na lang lahat. Woo! Sige lang, laya na ako. Woo! Miski anong gawin ko. Woo! Hindi. May limit. Pakisabi sa katabi, may limit. Because when you choose sin, listen to this, when you choose sin, you'll never be free. That is the limit. Kaya kailangan, may reflection ka sa buhay mo. Ano nga bang gusto ko talaga? Kasi, magiging malaya ka kung nagmamahal ka ng tama. Ulitin ko yun, ha? Magiging malaya ka kung magmamahal ka ng tama. Kaya ano ulit, lesson natin a few weeks ago, ano yung tatlong L's ng relationship? Ano yung tatlong L's? Number one is? Label. Kailangan may label. Number two, kailangan may? Nakalimutan na. 2 weeks ago lang yon. Limit. Label, limit. At pangatlo, laws. Batas. Now, laws, we don't like laws. Ayaw natin yun. Pero laws are complete expressions of the goodness of God. Nakadaan na ba kayo sa isang intersection na malaki tas walang stoplight? Nakadaan na ba kayong ganun? Yung ikaw yung driver, tas kita mo patay yung traffic light. Game. Di ba? Okay. More. Minugmumura ka na, galit ka na. Chaos na, chaotic na, hindi nagbibigayan. Bakit? Di ba? Kanya-kanya. Bakit? Walang law. Good luck ng buhay natin na walang law. That's why we have scars. Kasi there was a point in your life na you did not follow the law.
that you cross boundaries. Hindi pa ready yan. Naku, talagang, hindi, my choice, my life. Nasaktan ka, may mga scars ka. Ako din meron. So far, so good. Okay pa tayo? But scars can only make you wiser. But only if you remember the lesson. Scars can make you wiser, but only if you remember the lesson. Huwag mong sayangin yung peklat mo. Nagkaroon ka na nga ng peklat dyan eh, kasi hindi ka promeno eh. Nagbibisikleta ka. Naalala niyo yun? Nagbisikleta ka, hindi mo nakita, meron palang hump doon. Ano nangyari sa'yo? Nalaglag ka. So next time, pagdaan mo doon, ayoko na ng isa pa. Natuto ka na eh. So, let's go back to Deuteronomy. Sabi niya dito, and now Israel, listen carefully. Sabi, soy, makinig kayo to these decrees and regulation that I'm about to teach you. Obey them so that you may live. Woo! You may enter and occupy the land that the Lord, the God of your ancestors is giving you, but you have to obey. You have your own scars. And number two, don't waste the pain of other people's failures too. May kaibigan ako itatago. Nalulung siya sa casino. Itatago siya sa pangalang ano? Velden Lim, no? So, si Brother Velden Lim of Fisbe Kutan, he has been sharing this of his experience in the casino. Nahiligan niya mag-casino before. Ano nangyari sa kanya? Umuuwi siya ng bahay. He would get the money of their family business and sinusugal niya. Pera niya, hindi niya na sinusugal hanggang one time. Wala na akong pera. Daddy, wala ka na nga rin palang pera. Mommy, wala ka na rin pera. Tinignan niya yung pinakabunsong kapatid niya. Everett, wala ka ng pang-aral. Bakit? Nandun na sa casino. Grabe, yun habang kinagkwento niya, sabi ko, lalano na. Pumapasok po ako ng mga mall na may casino, kasi may mga meeting si Angela doon. Alam mo na, hanggang saan lang ako, doon sa labas. Naamoy ko yung Yossi. Alam mo na, naisip ko, mukha ni Velden Lim. Mukha talaga niya, ewan ko. Sa Resorts World ako minsan, or nasa... Basta may mga kasi-casino kasi mga meeting si Angela dyan eh. Hindi not inside the casino, but yung Starbucks beside it. So mga ganon. So makikita mo talaga. Tapos makikita mo yung tao doon na kaganon. Gusto ko minsan. May lucky charm daw pag first mo, di ba? So, tapos mukha ni Velden yung pangit. Ayoko na dyan. It's not my lesson, but it's my friend's lesson. My lolo, father ni Papa, died early, 60s pa lang, patay na. Then when we checked his lungs, yung lungs po niya, yosi araw-araw. Nasa hospital na nag-yosi pa. Yolo bu, yun ang literal na yolo. As in, hinagang, ah, mamamatay na ako dahil nag-yosi, bakit pa ako titigil? Parang ganun. So naka-dextro siya, lupit. Nung namatay na siya, binuksan na yung katawan niya, tinignan yung lungs niya. Yung lungs niya, hindi, as in, wala. I'm 38 years old. In 20 years, I'll be 60. Ilang taong pa lang si Javi noon, si Mateo noon. Excuse me, gusto ko makita yung anak mo, ha? In 20 years. 20 years. Baka kung ano nung inaisip mo ngayon. 20 years. May isa akong friend. Maganda pamilya niya. Pero, ewan ko, nagsimula yung landian niya doon sa girl with like sa Facebook. Nagla-like lang sila parati. Yun lang. Like lang sila ng like ng mga post nila. Kasi iniintay niya kung nag-like na ba siya o hindi. Pero may asawa siya.
Tapos mo naging like, naging heart, yung heart naging PM, yung PM naging coffee, yung ko. Yung kayo nagkakape na yan, matitindi ang mga yan. Coffee, naging motel, yung motel, naging relationship. Habang may asawa. Excuse me, wala pong natatagong sikreto, ha? Nahuli siya. Ngayon, hindi pa rin maayos yung relationship nila. Kaya ako, hindi ako magla-like ng mga post ninyo. Titignan ko lang, wow, ayos pala ito. Never ako magla-like. Never lang. Like ko pa rin. Pero alam mo yung intention na hanggang like lang tayo, besh. Remember from the lessons of others. So far, so good. Naalala ko itong isang kwento lang. Imaginary kwento ko lang. Sana mag-gets ninyo yung si Juan daw, sabi ni Juan. May nakita siyang kapitbahay niya. Yung nakita niya yung kapitbahay niya, si Ella. Sabi niya, nagustuhan niya. Grabe, ang ganda-ganda ni Ella. Binata ako, dalaga siya. Tapos sinabi niya sa tatay niya, Dad, liligawan ko si Ella. Sabi nung dad niya, shh, huwag ganyan, Juan. May sabihin ako sa iyo, huwag mo sasabihin sa nanay mo, ha? Si Ella, kapatid mo. Yung nanay niya, oo, basta, yun na yun. Kapatid niya yan, ha? Kapatid mo siya. So please, huwag si Ella. Si Juan parang broke. Mahal ko si Ella. Tapos mamaya-maya, after a few weeks, nakita niya yung kapitbahay niyang kabila naman, si Joy. Si Joy, sabi niya, hey, parang sige, si Joy na lang kaya. Daddy, si Joy, gusto ko siyang ligawan. Sabi nung daddy niya, Juan, huwag mo nang sasabihin sa nanay mo to rin, ha? Si Ella, kapatid mo. Si Joy, kapatid mo rin. Yung nanay, huwag mo nang imaginein. Kapatid mo yung dalawang yan. Si Juan, talagang heartbreak na naman. Alam mo, after a few days, nagsumbong sa nanay niya. Sabi niya, Mama, isasabihin ako sa'yo, Mama. Si Ella, kapatid ko daw kay Papa. Si Joy, kapatid, gusto ko silang ligawan. Nasabi nung nanay niya, huwag ka mag-alala, anak. Pwede mo silang ligawan. Hindi mo siya tatay. What mistakes did your elders make? Learn from their sins and say never again. May mga nagagawang mali ang mga parents natin. Sa akin, parents ko perfect. Kasi dito sila ngayon. May mga ganun hanggang ngayon hurting because of the sins of the parents. Huwag na natin ulitin. At number two is this. Remember God's persistent love. God's painful lessons are also expressions of God's persistent love. Grabe, no? Lalim nito. God's painful lessons, tinuruan ka na, yun din yung expression niya ng pagmamahal niya sa'yo. Let's read. But even after all he did, ito, history class ulit, you refuse to trust the Lord your God who goes before you looking for the best places to camp, guiding you with pillars of fire by night and pillar of cloud by day. Despite their disobedience, God still, remember this, led them to the promised land. Appointed their leaders still, won victories against their enemies, and prepared the land by dividing it for each of the tribe to flourish. Alam niyo po ba, binibigay ng Diyos yung mga pangako niya kahit na sinasaktan sila. Kahit na sinasaktan nila siya. So please, never forget His mercy and miracles in your life. Amen? Inhale. Exhale. Sige, TJ, kailangan na kita dito. Let's all stand, please. How do you fight dementia? Ito na, magandang tanong ito. Number one is you have to establish rituals to remember God's lesson and God's love. Ha? Kailangan may rituals ka
Pag naliligo ba kayo, iniisip nyo pa ba yan? Di ba hindi na? Automatic na yun, di ba? Hindi man, ano kaya gagawin ko today? Sabon ba muna? O tubig? Hindi na, automatic na. Ano kaya parte ng katawan ko una? Hindi na. Automatic na yan sa'yo. So parang gustong sabihin ni Lord, ilagay mo na sa schedule mo, yung mga rituals mo. Make important things automatic. Sana pag Linggo, automatic na yan, magsisimba ka. Diba? Sana lang naman. Sana pagising mo sa umaga, sana mag-pray ka. Kahit yung mga ganun na maliliit lang. Two kinds of ritual. Number one is personal rituals. Sana, yun nga, pagising mo sa umaga, sana, Lord, thank you, ha. Thank you, Jesus, ha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. May bumili sa'yo, thank you, Jesus. May hindi nagbumili, may nag-reject sa'yo, thank you, Jesus pa rin. Sige lang. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kasi ang problema, pag start ng day, cellphone ka agad. Diba? Parati ko sinasabi sa inyo yun, eh. Pag nag-cellphone ka agad, kumusta ba yung buhay ng ibang tao? Yun lang naman sinasabi noon at the start of the day. But if you start the day with thank you, Jesus, or you open your phone and then open Feast app, naks! Or you have a companion or didake or Sabbath. Ano ba itong mga produkto na ito? Sabbath, mga homilies na mga pare. Companion, mga reflection. Didake, ito napakaganda ng didake kasi napakagaling ng mga nagsusulat dyan. Lay people like you and me. So sana may mga ritual ka. Sana magdadasal ba kayo bago kumain? O paghanda, game! Kasal mo na. Personal rituals. Number two is this, communal rituals. I have four boys. And si Mateo, Javi, who's turning 3, Julio, who's turning, sorry, Javi, who's turning 5, bilis ng panahon, Julio, who's turning 3, and Joseph, who's turning 1. So this year yan. So may skip. So 5, 3, at saka 1. We pray every night. Alam ni Mateo yan. We pray every night. Bago kami matulog, nandoon kami sa isang kwarto lahat. Then minsan, si Julio magsisimula. Kasi in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, amen. Minsan sasabihin ni Julio, I will start! Julio, Daddy, me muna! Me! Galit. Sige, ikaw na. Thank you, Jesus. Daddy, you start. Misyang ganun siya eh. Biglang ako pala. Ako, sabihin ko, Lord, thank you for today. Thank you for Mom. I love her so much. Thank you for Mateo. I love him so much. Thank you for Javi. I love him so much. Thank you for Julio. I love him so much. And thank you for Chip Chip Joseph. I love him so much. Then Julio would say, Daddy, how about Yaya? Yaya? Yeah. Yaya. Yaya. Amen. No, no, no. Yaya. Yaya. I love her so much. So kita niya, paka-cute namin. Talaga tawa na kami pagkatapos. Si Javi, nakakaintindi na siya ng gano'n. Si Mateo, sa gilid. Si Angela, tawa na ng tawa. So talagang, oh, si Yaya, nakalimutan mo na naman. Si Yaya, Yaya, I love her so much. Kasama si Yaya sa pagmamahal ko. Then we would list na, naku, napakatagal namin magdasal. Ang dami nilang blessing. Thank you for the sigang. Thank you for the ride. Thank you for the bread. Thank you for the water during breakfast. Matagal-tagal pa to, ha? Lunch, merienda, dinner. She would say that. And why am I so loving this? Because every family needs a strong family of families. So my invitation is this. Kung hindi man makasama ang family mo sa prayer time mo, sana makasama mo. Your love goes beyond your families. Sana sa mga may alam po ako sa businesses nila, before they start the day, they pray. Dasal muna tayo para may benta tayo.
Di ba? Tapos minsan, sa mga gatherings ninyo, invite nyo ako. Ganun. Di ba? Walang bayad. Love offering nyo na lang sa Salcedo. Masaya na yun. Bakit? I really believe in communal prayer. Naniniwala po ako dyan. Magdasal. Pakisabi sa katabi, magdasal. Or every week, invite them here at the feast. Why? What we experience at the feast, listen to this, is what Deuteronomy was longing for. Ito ang gusto ng Deuteronomy. One last thing. Pakisabi nga, remember. Isa pa, yung mas deep. Remember. So this week, we enrolled our boy for the first time. Naka-enroll na po ako. Si Javi. We enrolled him. We were thinking of a small school muna na malapit sa bahay. Pero sabi ko, hindi, sige. Mas mura dun sa big school. Sabi ko, dun na sa big school. Marunong naman yan, yung big school na yan. So we enrolled him to Don Bosco Mandaluyong, which, you know, where... Yung Manda ba dito? May Manda? Wow! Yung mga Manda dito. Diba? Mas maganda kayo sa Makati, di ba? Hindi, wira lang. Yung Don Bosco Makati rin kasi dito. So, that's where I graduated on Bosco Mandaluyong. We inquired. May entrance exam si Javi. My gosh. Pagkahatid namin sa kanya dun sa testing center, oh, Javi, write your name. Mommy, Daddy, please leave. Yung huling narinig ko, write down your name. Sabi ko, patay. Hindi tayo papasa dito. write your name pa lang. Sabi ko, naturoan ba natin yan? Write your name pala. So, kinakabahan na wala. Naalala ba niya yung circles? Naalala ba niya yung triangle? Naalala ba niya yung color? Wala. Naalala ba niya na J? J? Ganun ang J. Kabado. Ganun pala yun. And then, the test person went out and said, "Ma'am, sir, are you ready for the interview?" Sabi ko, pumasa ba? You're ready for the interview? Di sinasagot. Then we went to the assistant principal. Pagbukas ng assistant principal, alam mo yung mukha ng assistant principal? Yung parang, gumanon ako. Sabi niya, "Sir, Javi is, he's above average." Of course he is. Eh, pero nakahinga na ako eh. Ha! Thank you, Lord! Alam niya yung J, A, V, I. Alam niya. Yeah, he knows his shapes, he knows the colors. Alam mo, sa isip ko, Lord, sana hindi lang puro Paw Patrol ang laman ng anak ko, Lord. I was smiling inside, but I was really scared outside. But really, more than the entrance exam and more than the interview, he really did a great job in everything. Now he's enrolled now, and academics kaya niya yan. Alam ko kaya niya yan. Matalino nanay niya eh. Yung yun nag-guess yung joke. Anyway, so yeah, he will have his technical subjects. May hindi lang po academic kami, technical din. May mga electrical na yan, mga welding na yan. Pinagdaanan namin lahat yan. He will play basketball, football, volleyball, swimming. But I'm scared. Can I be honest with you? I'm really scared. Ano, dinadasal ko kay Lord yung takot ko. Pinaalala sa akin ng Diyos.
dati. Nagkaroon ka naman ng mga kaibigan. Oh. Di ba, minahal mo yung confession dahil yung mga pari doon, kalaro mo ng basketball. Ganun na naisip ko. Kalaro ko sila father ng basketball. At sila yung malakas maniko. Yung mga Salesians na yan, ang lakas sila maniko sa mukha. At kapag katapos nila siguin ka sa mukha, ano, confession tayo. Confession. Dugo yung ilong ko. Confession. True story po yun. Talaga ang lalakas ng mga yan. Then I had bullies also. I had bullies. Tapos inalala ko yung itsura ng bully ko. Hinanap ko nga sa Facebook kanina. Buhay pa. Then I see him happy. But, di ba, John, how did you deal with him? Di ba, you befriended your bully? Oh. Di ba, okay rin naman yun. Tumibay ka. It shaped who you are. As I released all of my fear, then the Lord just refreshed me that He was there every step of the way. And He is here with my son as well. And that, kahit konti, nakahinga ng konti. I'll be honest with you, talaga nakatakot talaga. But, okay, fine. What are you scared of right now? Because we took a picture. And look at how happy he is. Whenever I look at my son's face, he's so happy and proud. He went home, he looked for Julio, and he said to Julio, "Julio, you know what? I'm going to school and you're not." Kaya tumingin sa akin si Julio, "Daddy, I want school also! I want school!" Tatang dalawang to talaga, pag-uuntungin ko kayo. Ay, naka Lord. I don't know what your situation is. I don't know what you're scared of. Are you starting again? Are you struggling with the sin? Are you falling? Are you gonna give this relationship a try once again? I don't know. But tonight, I want you to remember His sacrifice for you. Remember His favor is over you. And remember how much He loves you. And when you remember this, you will make better choices. Choices that would lead you to freedom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Can I invite you just to surrender your fear and worries to the Lord right now? Just whisper to Him. This moment is between you and the Lord. Don't let me distract you or the worship team distract you. Just allow the Lord to speak to you right now. Comfort you, to embrace you, to remind you that He loves you so much. What are you scared of right now? Father, we surrender to you this particular thing that is in my heart, in my mind. And I declare and I believe that your love is greater than any of my fears combined. This is my prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.